Hi! Welcome to my channel! My name is Shanta. If you're new here, please subscribe kung gusto nyo lang. Thank you for clicking on this video. If you've been watching, maraming salamat po at welcome back! Yung last video ko, sabi ko po, if gusto nyo mag-challenge ako ng, ano ba yun? 1 week wearing full makeup. Tama ba? Hindi ko alam. Parang challenge siya na with full makeup on. Kasi alam nyo naman po na hindi ako mahilig sa makeup. Sa ngayon, hindi ko pa po yun nasisimulan. I haven't started yet kasi iniisip ko pa kung kailan magandang mag-start. Hindi ko sure. Pero basta, antayin nyo na lang po. Anyway, you clicked on this video kasi gusto nyo makita yung mga jewelries ko. The jewelries I own, hindi madami. So, kahit collection siya, hindi talaga siya madami. Hindi siya collection pa yung madami naka-drawer na gano'n. Wala po tayo nun kasi hindi din ako mahilig sa jewelry. So, oh my gosh. Ano ba hilig ko? Pagkain. Pero hindi ako mahilig sa makeup. Hindi ako mahilig sa jewelry. Yung parang yung gusto ko lang, yung mga importante. Parang para sa akin na importante. So, sige na. Let's start this one. Baka hindi ako focus. Focus ba ako kanina? Yeah. Dalagang Pilipina. Isang dalagang Pilipina. Try din natin yung challenge na yun. Nagdami kong challenges na kailangan gawin, no? So, ito, nandito yung mga jewelries ko na meron ako. When I was in grade 1, binigyan ako ng nanay ko ng quintas. Mahiwagang quintas. Binigyan niya ako ng quintas na gold. Tapos, yung pendant niya is ruby. Like, real ruby. Ganun siya. Malaki-laki siya. Paano ba? Parang ganyan siya kalaki. Hindi na mahigit. Basta, yun. Malaki siya. Parang ganyan siya. Ganyan siya kalaki na ruby na nasa, ano, nasa pendant niya. So, the chain was thin. Tapos, yung kumakapit sa ruby niya, maninipis lang din na parang gold na wire. Ganyan. Tapos, yung ginawa ko, sunod ko siya grade 1. Ewan ko din, ba't pinasuto ako ni nanay noon? Grade 1 ako. Imagine, may ruby ako papuntang school. So, pumasok ako sa school. Talagang nakaganon. So, pumasok ko ng school. Tapos, pagbalik ko, first day ata yun. Kasi naalala ko, hindi na niya pinasuot sa akin after that. So, pag-uwi ko ng lunchtime, syempre, ano yan, di ba? Parang, ano, corchetes. Hindi ko alam kung yun yung tawag niya. Basta sa wari, corchetes. Yun. Yung dito, sa white blouse. So, syempre, ganun ako, gishk! Ala! Nahulog yung ruby! My gosh! Nasira yung chain, tapos na hulog yung ruby. Pero hindi naman siya nawala. Nasa bahay siya, nasa latest siya. So, hindi ko siya dala. Wala siya dito sa collection ko. Kasi, ano na lang siya? Yung stone na lang siya. Hindi na siya jewelry na pwedeng masuot. So, yun yung pinaka-first ko na jewelry, necklace na may red ruby. Syempre red. May ruby. May pang kulay yung ruby. Hindi ako sure. Pero yun. Yun yung first ko. Tapos yun yung ginawa ko una. Pagbata talaga. Tapos yung next jewelry ko na binigay sa akin was earrings ba? O yung pangalawang jewelry. Oh, siguro sabay yun. Meron ako kasing earrings na uso yun dati. Yung parang hoop siya, pero may malilit na parang scallop sa chuk. Ganun. Yun. Meron ako nun, parang grade 3 ako. Binigyan ako ni nanay. Tapos, yung sing-sing na super maliit siya. Parang siyang wedding ring. Gagamitin ko lang to for reference. So, parang siyang ganito. Parang siyang wedding ring. Oh, binigay yun sa akin ni nanay. Pero sa great-grand-aunt ko yun. Yung lola ko, may nanay. Yung nanay niya, may kapatid. So, yung kapatid ng nanay niya, may anak. Yun. So, pinsan ng, first cousin ng lola ko. Yun. Sa kanya yun. O yung nakapagmana. So, sa akin binigay. So, yun. Nasa akin yung earrings at saka yung wedding band. Tapos, nawala ko yung parang wedding band na yun, yung ring na yun. Pero actually, binigay yun sa kanya ng papa niya, si Don Ramon. Ay, wait lang. Lolo niya si Don Ramon. Ah, I'm so confused. Sige na, wag na. Basta. Kasi, nung grade 3 ako, naghiwalay yung papa tsaka nanay ko. Kasi hindi naman sila in love, you know. Yung mga storying ganun. Basta, it's another story kasi it's mahaba. Pero yun, so naghiwalay sila nung grade 3 ako.
Tapos, for the first few months na nanghiwalay sila, nagstay ako sa nanay ko. Tapos, afternoon, kinuha ako ni papa ko sa school. So, dun ako tumira sa Santa Fe. Dun din ako nag-aral ng elementary school sa San Roque Elementary School. So, dun ako nag-aral. Tapos, yung dala ko yun, yung earrings, hindi ko yun dala. Iniwan ko na sa bahay. Tapos, yung sing-sing, sinusot ko yun parate. Tapos, yung sa lola namin, meron silang bomba. Ganun. Dun kami naliligo. So, syempre, dun ako naliligo. Kinukuha ko yung sing-sing ko, lalagay ko dun sa may bomba. Alam niyo yung bomba, yung ginaganon, yun. Lalagay ko doon. Tapos, naiwan ko siya pag-uwi ko ng bahay. So, pag-uwi ko, pagbalik ko, wala na siya doon. Hindi ko alam kung baka nahulog yun sa tubig. Sa tubig? Sa drain, yun. Tapos, nawala na. Hindi ko alam. As in, grabe. Parang hanggang ngayon, nafe-feel ko pa na dapat hindi ko sinuot yun. Nagsasayangan pa din ako sa sing-sing na yun. Kasi, di ba, may history yun. Anyway, after nun, yun lang ata yung last na juries ko. In between, hanggang sa high school, college, puro ano, mga, ang tawag dito, puro mga bili-bili lang na juries na wala lang. Yung hindi siya importante. Yung parang, gusto mo lang kasi cute yun. Yun. Pero, yung next na binigay sa akin ng nanay ko, eto. So, dito tayo mag-start. Yun. So, ito yung next na jewelry ko na importante na binigay sa akin ng nanay ko. Nung bumalik na ako galing sa papa ko, so nag-high school na ako sa Holy Cross Academy sa Carigara. So, ito yung binigay niya sa akin. Yung owner nito, siya din yung owner nung sing-sing na winala ko. Kaya sabi ko, ito, hindi ko na talaga ito wawalain. Ano siya? May dalawang maliit siya na diamond sa tuktok. Tapos, ano siya, parang siyang rose gold. Hindi talaga siya gold yung kulay. Or baka madumi na ito. Kailangan na ng cleaning. So, eto. Yung may-ari nito, pianist siya sa family din namin. So, di ba ako, pianist ako. So, siya din, pianist siya. Ano siya, very elegant siya. Nakita ko yung picture niya. Kasi hindi ko siya naabutan. Kasi nagka-breast cancer siya. So, namatay siya ng cancer. Hindi ko na siya naabutan. Maliit pa ako nung namatay siya. Ano siya, ang elegant niya. Di ba yung mga old people na, ano, yung mga, ano nila, pictures nila, ang ganda nila, parang yung may, parang curly yung hair nila, na parang nakaban minsan. Ganun siya. Maganda siya, very elegant siya. Tapos nagpiano siya, magaling siyang magpiano. Hindi, dapat mawala to. So, yan yung first na jewelry. Ito lang yung talagang nag-stick sa akin ng mga jewelries kasi sila yung long wearing, di ba? Kasi, ano, totoo sila. So, hindi sila, hindi ko na kailangan bumili ng iba kasi meron na naman ako. Hey, hindi kailangan nating bumili ng bumili ng bumili. Kasi dapat bumili tayo ng quality. Yun. Next, yung pair of earrings na to. Yung earrings na to, binili ko siya ng first salary ko nung nagtuturo ako sa Silliman University. I-google nyo lang po kung nasan yung Silliman University. O, sabi ko, pag first salary ko as a teacher, bibili ako ng something na magmamark para no, matatandaan ko yung first na sahod ko. So, ito yung binili ko. I think this was 3,000 plus. White gold siya sa loob. Tapos, yellow gold siya yung sa sides. Pinili ko siya kasi inisip ko gusto ko ng shells or star, ganun, heart. Pero inisip ko din, nung nakita ko to, parang Bulgari siya, yung itsura niya. Tapos parang simple lang din siya. So sabi ko, I think mas gusto ko yung ganito kasi timeless siya. Kasi simple siya, di ba? Yun, yun yung second na jewelry. Yung third would be, ta-da! Ito, men's watch to. This is my vintage Omega Deville. And yung watch na to, binili ko siya sa isang medical student sa Silliman University. So, nagbebenta siya ng mga gamit ng lola niya, mga jewelry ng lola niya. Tapos collector din siya. So, eto, pumunta siya sa studio ko kasi music teacher pa ako. So, piano yung tinuturo ko.
meron kaming studio. Yun yung classroom namin, studio. Tapos, may piano, syempre. So, pumunta siya dun sa studio ko kasi pinupuntahan niya yung mga teachers. Sabi niya, ah, Ma'am Shanta, gusto niyo po ng jewelries, ganyan. Tapos sabi ko, ala, oh, gusto kong, mahilig kasi ako tumingin, kagaya ng makeup, mahilig akong tumingin kasi, di ba, ang gaganda din nila. So, sabi ko, sige, patingin ako. Nakita ko to, yung watch. Nagustuhan kong watch na to kasi two-toned siya. So, may gold, white gold at saka yellow gold. Kagaya ng earrings ko. So, I can wear this. Parang mix and match ko lang. Tapos, simple lang din siya. Clean lines. Diba? So, sabi ko, ah, sige, gusto ko to. Bibiliin ko siya. I think I bought this for 20 plus. Diba, alam natin na yung Omega watch, mahal talaga siya. But because this is vintage, mura na siya. Hindi siya mura na mura, pero you know what I mean. Pag nagsusot ako ng black or any mga basic colors lang, tapos sinusot ko to, tapos yung earrings ko na two-tone din, yun lang. Okay na ako. Kasi simple but elegant, I think, para sa akin. Yung next is, ito. Ito, yung chain na to, hindi siya kasama dito sa pendant. Ano to, parang binili ko to, parang silver siya. Nakalimutan ko na, basta ginamit ko na lang siya para sa pendant na to. Ayan, yung pendant na to, binili ko siya sa same na student na binilhan ko nung Omega watch ko. This is a pendant with jade, blue sapphire, at saka synthetic lang na rubies. Ito, ginagamit ko din to. Nagustuhan ko din siya kasi para siyang grapes na, ewan ko, unique siya. Tingnan. Yung engagement ring ko, binigay ni Dwayne sa akin dun sa nag-viral na video namin nung nag-propose siya sa akin nung birthday ko. So, ito yung nadagdag sa jewelries ko nung nag-asawa ko. Nag-asawa? Nung nag-propose si Dwayne sa akin. Tapos, along with that, dumating yung wedding ring ko. So, very simple lang siya. Kasi ito talaga yung gusto ko. Sabi ko, kung pwede pa ngang mas manipis pa. Sabi ko, pwede bang parang wire na lang na ganyan? Pero sabi nung jeweler, wag daw kasi mabibend siya. Ito na parati kong sinusot araw-araw. Yan, yung bracelet na to, binili ko to nung pumunta kami ng Siargao ni Dwayne at saka ni Chance. Hindi siya perfect, may mali sila dito, hindi nalagyan ng parang metal. Pero okay lang din. Nagustuhan ko to kasi ang ganda niya. Para sa akin nagaganda na. So, black pearl siya. Black pearls or peacock yung tawag. Tapos, may metal lang siya na silver, tapos may heart siya. Pag tinignan mo siya, parang ano siya, parang Pandora. Pandora na mura, di ba? Kasi binili ko to, mga 300 pesos lang. Pero gustong gusto ko siya. Next, kasama pala nung ano, nung bracelet na yun, binili ko yung earrings na to. Black pearls din siya. Yan. Yung hindi ko lang nagustuhan dito, yung lock niya, kasi yung rubber, gusto ko to kasi simple lang din siya. Parang bato lang siya nandyan sa tenga mo. Kasama yun sa Siargao trip namin. Next, nung pumunta kami ng Puerto Galera, pumili ako ng black pearls. Ang ganda lang niya, oh my gosh. Nagagandahan talaga ako dito, tingnan nyo. Ang tawag dito, peacock. Or, yun. Black pearl. I bought this for parang 4,000 pesos. Pero actually, dalawang necklace to. Necklaces? Plural. Ano, tapos sabi ko sa kuya, pwede po bang, ano, ilagay nyo sa isang ganyan na lang para masuot ko siya.
Donya. Ito yung mga forever jewelry ko sa collection ko. Kasi kahit ano pwedeng sold dyan. Next! Ito yung binili ko nung pumunta kami ng La Union. Nakikita nyo yung wire na yan. Kasi linagay ko lang yan. And yung pearls na to, ano din siya, same din siya sa black pearl ko na freshwater pearls. Hindi siya ganun kamahal kasi irregular yung shape niya, pero that makes it perfect kasi mas perfect siya para sa akin pag hindi siya perfect. Diba hugot? Pero yun, gustong-gusto ko to kasi very classic siya and classy at the same time. So kahit anong suot mo, babagay dito. Yung parang naka-black dress ka lang, tapos mag-pearls ka ng ganito, na mahaba, di ba? Elegant siya. Tapos, yun, I bought this for 4,000 din ata. Or 5,000. Hindi ko maalala. Pero I bought this when we went to Ilocos. Favorite ko din to. Lahat lang favorite, pero lahat talaga ng jewelries ko na nandito sa akin, yun yung mga gustong-gusto ko talaga, na hindi sila mawawala kasi ano sila, like timeless sila. Ito, La Union to nung papunta kami ng Ilocos, yun, tama. Yung next, ito. Ito, nung nasa Pagudpud kami. Parang same siya sa yung nabili ko sa Siargao. Pero mas malaki to, mas malalaki yung pearls niya. Tapos, mas paganda yung mga metals na nilagay nila kaysa dito. But this one is cheaper, 100 pesos lang yung bili ko nito. It's Kwan din. Alright. Freshwater pearls din siya, so regular din yung shapes niya. Tapos, yun, gusto ko din to. Kasi, ganyan lang siya. Simple. Yung last na ipapakita ko sa inyo, regalo ng mother-in-law ko. Nasa box pa siya. Pinadala nila galing Australia. Ito, this one is very different kasi, ano siya, dangling siya. Very dainty siya. So, tinatago ko lang siya dun kasi ayoko na mag-tarnish siya. So, tin natin. Yan. Bagay pa sa akin yung ano, yung dangling. Hindi kasi ako sure eh, kung bagay sa akin. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Joke lang. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita. So, yun yung last sa video na ito. Marami salamat at umabot kayo dito. I know, super mahaba yung video ko last time. I hope this won't be as long as that video. Pero, now, let's go to the shoutouts. I hope wala akong ma-miss. I would like to say hi kay Ava Olban Nablo. Maraming salamat. Parati siyang nanonood ng videos ko. Thank you din kay Reggie Dalay. Thank you for watching my videos. Maraming salamat din kay Jemelyn Garcia. Bumili din siya ng Duanta shirt namin. Thank you! Yan, ipopost daw niya sa Facebook. Tag nyo kami. Maraming salamat din kay Marie Upam sa panunood. And I would like to say na, ano, pa-shoutout daw kay Balbino Baktol Giban from Carigara. O, waray inihirap. Damo nga salamat. Hapagkitahin akong video. Thank you, Jeremaine Febrero. Maraming salamat sa pagko-comment at saka panonood ng videos ko. I hope na re-replyan ko kayo. I hope nakikita nyo yung mga replies ko din pag nag-reply ako sa inyo. Kasi I try to reply. This past few days lang, hindi ako naka-reply talaga. Pero I try my best to reply talaga to your comments. I would like to say hi din kay Sai Zarth Lasala Benzon. Malapit na siyang pumasok sa MTC sa May. Sorry. Sa May, yung MTC is a missionary training center sa amin, sa church namin, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sorry. Bago pumunta ng mission, alam niyo yung mga elders, mga sisters na dalawa na naglalakad, tapos naghahanap kung sino yung gustong makinig, ganun. Yun. Yung kagaya ni Dwayne dati. Tsaka sa kapatid ko, nag-mission siya sa Ilocos. Ano nangyari sa boses? Oh my gosh.
Sizarth Lasala Benson. Yan. I would like to say hi din kay Reese YT. Happy, happy birthday kay Chelsea Alba. Ayan, sabi ng mommy mo, birthday mo sa April 4. Maraming salamat sa panonood sa buong family nyo. Abangan nyo po yung next video ko. Sana nag-enjoy kayo. Bye! Thank you for watching my video. My name is Shanta. I'm a Filipina who lives in Manila, but I'm originally from Leyte. I upload videos 4 times a week. Now, if you want to watch my other videos, you can click this box or you can click this box. Thank you!